Jesus na buong mahal, nasa't inay umirang upang tanay paglingkuran. Sanay ng kapariyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan, at mga pinagkakautangan ng loob. Sama din po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang special intention ni na Rebecca Siriaco at ng kanyang pamilya, ni Pam Sabilala at ng kanyang pamilya, at ni Julie Vergara at ng kanyang pamilya. At gayon din, alalahan din po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang lahat ng pari sa buong mundo, na sana kami mga pari ay patuloy na makapaglingkod sa inyo at maakay namin kayo papalapit sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat sa araw na ito ay ating ginugunita si San Juan Maria Vianney, ang patron ng mga pari. Alalahan din po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang mga paring lumisa na sa mundong ito, ang ating mga kapatid na nauna na sa atin, at para sa kaluluwa ni Lydia at Marshall, at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa, ang paring si San Juan Maria Vianney. Pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao, alang-alang sa pag-ibig ni Kristo, para sila'y aming maakit sa iyo. At kaisa nila ay aming marating ang kalwalhatian mo
sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moses, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko, ang pista ng Paskwa na gaganapin sa gabi ng 14th na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang libadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa 7th araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito'y ihahandog nila para sa inyo, kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo, ang 50th araw na tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang 10th araw ng 7th buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa 15th araw ng 7th buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa 8th araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-alay kayo ng handog na pagkain. Araw yon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Yan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw na inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na yon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain, at handog na inumin ayon sa takda ng banal na araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandereta, kaagapay ng tugtog ng lira at alpa, hipan ng tambuli tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos di ito nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran, Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan.
Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Balita sa inyo ngayon salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Sa araw pong ito, ngayong Biyernes, ay ito po ang unang Biyernes ng buwan ng Agosto, First Friday. At sa araw din pong ito ay ating ginugunita si San Juan Maria Vianney, isang paring banal, isang santo at patron naming mga pari. At kaya sa araw pong ito ay pinagdiriwang din po ang Priest Day. Mga minamahal ko mga kapatid, napakinggan natin sa ating Ebanghelyo na hindi tinanggap si Jesus ng kanyang mga kababayan. Hindi siya kinilala sapagkat alam ang akala nila ay kilalang kilala na nila si Jesus. Kaya hindi nila nakilala kung si ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi nila nakilala ng tunay si Jesus. Ano? Sapagkat ang iniisip nila, ito'y anak ng karpintero, ito'y anak ni Maria, at kilala natin ang kanyang mga nakakasalamuha. They failed to recognize Jesus. At ano ang naging epekto nito sa kanila? Dahil sa hindi nila pagsampalataya, hindi gumawa roon si Jesus ng maraming kababalaghan. Sapagkat, totoo nga naman, that miracles happen in our life because of our faith in God. Nangyayari sa ating buhay ang mga milagro, ang mga kababalaghan mula sa Diyos dahil sa ating pananampalataya. Kaya po napakagandang tanungin natin ang ating mga sarili sa araw na ito. Nakikilala kaya natin si Jesus sa buhay natin? Do we really know Jesus? Ano? Madaling sabihin na, oo, kilala ko yan. Di ba? Kilala ko si Jesus. Sino ba si Jesus? Si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay ating Panginoon. Siya ang Mesiyas. Siyang tagapagligtas.
siyang ikalawang persona sa banal na santatlo. Di ba? Ganun ang sasagot. But do we really have a personal experience with Jesus? Napakahalaga nito sa atin, sa ating buhay. Do we really know Jesus from our hearts? Sapagkat hindi lamang dito sa ating isip ang ating pagkakakilala sa Kanya, kundi dapat nararamdaman natin si Jesus sa ating buhay. Sa buhay natin ang ating pananampalataya. Dahil ang ating pananampalataya at ating pagkilala kay Jesus ay magdadala sa atin, una, ay magmahal. Ito ay bilin sa atin ng ating Panginoong Jesus. Love one another as I have loved you. So, tanongin niyo ang inyong sarili, ano bang nilalaman ng inyong mga puso? Pagmamahal ba? Puot? Galit? Inggit sa kapwa? Meron pa akong isang nabasa. Sabi po doon, halimbawa isang araw naglalakad ka, may dala kang tasa ng kape, at nabangga ka ng nakasalubong mo, natapunan ka ng kape, magagalit ka, di ba? Magagalit ka kasi binangga ka. Tama po ano? Pero sabi niya, hindi. Hindi dahil binangga ka, kaya ka nagalit. Nagalit ka kasi natapunan ka ng kape. May laman yung tasa. Pwede ka namang hindi magalit. Pero dahil ang laman ng puso mo ay galit, yun ang lumalabas sa iyo. Yun ang nagiging reaksyon mo. Kaya nga, di ba kung minsan titingnan natin yung ating mga sarili, napakasimpleng bagay lang naman. Mayroon nagkamali. Nagagalit agad tayo. Meron lang hindi magandang nangyari. Napaka-negative na ng reaksyon natin. Bakit kaya? Siguro kasi yung nilalaman ng puso natin ay hindi pagmamahal, kundi nandoon na yung galit sa puso natin. Meron ng mga negatibong nilalaman yung puso natin. Yung mga nangyayari sa labas, yan lamang ay nag-trigger na lumabas kung ano yung nasa loob natin. Kaya napagandang tingnan natin mga minamahal mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, ano nga ba ang nilalaman ng puso natin? Yan ba talaga ay pag-ibig? Kung kilala natin si Jesus, mamumuhay tayo sa pag-ibig. Ikalawa, sabi ng ating Panginoong Jesus, ang nais maging dakila ay dapat na naglilingkod. Tayo ay dapat na naglilingkod. At ang paglilingkod natin ay dapat hindi tayo humihingi ng kapalit. Tamang-tama po, malapit na naman ang eleksyon ng mga barangay. At meron din po ako napanood, sabi po doon, kapag ako ang hinalal ninyo, yan, bilang kapitan, magkaka-second floor ang bahay ko. Alangan namang unahin ko pa kayo. Hindi yung paglilingkod. Joke lang po yun. Alam niyo naman, maraming mga kalokohan ngayon sa social media. Pero pinapaalala sa atin ang tunay na kahulugan ng paglilingkod. Ano? And yan ay paglilingkod ng buong puso ng walang hinihinging kapalit. At yan ang kahulugan ng pagiging dakila, to be the servant of all. At sabi ng Panginoon, pangatlo, ay tayo ay magpatawad. Magpatawad. May mga kagalit ba kayo? Meron ba kayong kinaiinisang tao? Sabi ng Panginoon, magpatawad. May nagtanong sa Panginoon, ilang beses Panginoon magpapatawad? 7 beses? Sabi niya, hindi. 77 times. Ibig sabihin, perfect. Walang hanggan ang pagpapatawad. Katulad ng habag ng Diyos sa atin. Magpatawad tayo. Hindi lamang para sa nagkamali sa atin, kundi para na rin sa ating mga sarili. Masarap kayang mamuhay na walang galit sa puso. Masarap mamuhay nang wala kang kagalit, yung pwede kang maglakad-lakad kung saan, yung pwede kang tumingin kahit saan,
Kasi pag may kagalit ka, hindi ka titingin sa banta kung nandun yung kagalit mo, di ba? Ang bawa, nandyan yung kagalit ko, hindi ako titingin dyan kasi kagalit ko yan, hindi ako titingin. Di ba? Ang hirap nun sa buhay natin kapag tayo namumuhay sa galit. Kaya, kung kilala natin si Jesus, mamumuhay tayo ng may pagpapatawad. Hindi lang tayo nagpapatawad, marunong din tayong humingi ng kapatawaran sa ating mga naging kahinaan at pagkukulang. Mga minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa pagpapatuloy natin ng banal na pagdiriwang na ito, isama niyo rin kami sa inyong panalangin, kaming mga pari, na kami ay maging banal, na kami ay patuloy na makapaglingkod sa inyo, makapaglingkod sa ating Panginoon. Sapagkat katulad ni Jesus, ay nakararanas din kami ng mga rejection sa buhay. Mayroon din kami mga kahinaan sa buhay. Hindi kami perfect katulad ng Panginoon. Mayroon din kami mga pagkukulang. Kaya kailangan namin ang inyong matinding pananalangin upang kami rin sa aming buhay bilang mga pari ay may padama namin sa inyo, may pakita namin sa inyo ang pagmamahal ng Diyos. Hindi kami masungit sa mga tao. Ayan. Ikalawa, ay kami ay naglilingkod ng totoo na yung aming mga ginagawa, mahirap man, hindi man napapansin ng mga tao, ay alam namin ito'y paglilingkod ng buong buhay, paglilingkod katulad ng paglilingkod ng ating Panginoong Jesus. At ikatlo, ay kami ay patuloy na makapagpatawad na sa sakramento ng kumpisal, ang may padama namin sa mga nangungumpisal ay ang habag ng Diyos. At kami rin ay marunong tumanggap ng aming pagkakamali, humingi ng tawad sa aming mga kahinaan bilang mga pari. San Juan Maria Vianney, ipanalangin mo kami. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para kunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon
sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpapugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Halalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat niyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwa latiha. Ang tanging nilalais ko ay mata mo lamang ang pag-ibig mo. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Handog ng Himlayan, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kagihawan sa tumpak na landas, siyang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ko.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Juan Maria Vianney sa pagkauliran, sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, tagay Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang main repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego o Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito, ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan bilang tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ay pinagdiriwang ang mga pamparokyang gawain sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Menchas ngayong buwan ng Agosto ay mga nakareceive na schedules noong nagdaan taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyari makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ika-anim, bukas po, Sabado, ika-lima ng Agosto ay unang Sabado ng buwan, mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal ni Birhen sa ganap na ikalima ng umaga, nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa
ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa na pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Hibus mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito. Naway lubos nating makilala ang ating Panginoon sa ating buhay upang tayo ay makapagmahal, makapaglingkod at makapagpatawad upang ang biyaya ng Diyos ay tuloy-tuloy na bumuhos sa ating buhay. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mula sa bayan ng Diyos, inilik at inirang, ikaw ay pari magpakailanman. Pari magpakailanman ang Diyos na banal ang sayo'y umirang. Pari magpakailanman.